Si judicial, anong formation niya? Apex Tribunal and the Grievance Machinery. Itong si Executive, the Apex Council. Sino ito? Ito, na nag-execute ng batas ng ating bylaws. Nakuha nyo? So, this structure is more than the council na pinagsasabi nila. Ito yung totoong struktura na nandun sa batas ng ginawa ni BFG. Ang kailangan lang natin mas maintindihan po ito at i-execute muna. Okay? So, ito, para mas malalim. Apex Confederacy, bawat position may kanya-kanyang departamento yan. Si President, siya in charge, chief executive officer, yung ating president. Siya in charge sa council. Si Universal Director, siya ang in charge ngayon na Commander Torps. Si Advisor, siya ang in charge naman sa mga past president na nag-graduate. Kasi yun ang kinukonsider ng mga advisory body. Kumbaga, ang role ng triumvirate, hindi mo yan pwedeng paghiwalayin. Bakit? Because may president ka, may director ka, na in charge ng Commander Torps, meron ka mga advisory body na galing sa experience ng iba't ibang mga Apex President. Pag pinagaling mo ang triumvirate as one, mas malakas Rosa na ano yan, na yun ang ginawa ni BFG. Para naintindihan natin yung role ng triumvirate ng bawat isa. So, down the line, ito na, Apex Assembly, sa Vice President, yung judiciary, kay Vice President for Legislature. Si Director General, Apex Constitutional Commission. Diba? Yung mga commission under niya, ito yun. Sa baba. Commission, Development Commission, Awards and Recognition, Commission on Appointment. Itong position na ito, napaka-crucial ito. Director General. Kasi nasa kanya yung malaking power maliban dun sa triumvirate. And the grievance machinery. The grievance machinery, pwede siyang mag-decide in case and matters na nag-uusap pagdating sa grievance. Sundan lang po natin yung document. So, si Auditor, si Treasury, may Secretariat, Ways and Means, may Controllership, may Apex Information. Novelet, may Commission on Election, may Apex Congress, Guardians Protocol, Guardians Institute of Leadership, Guardians Forum. Kanya-kanya mga departamento. Okay? Isang papel lang naman. Ngayon. Dagdag. Ito yung function, actually, ng Apex. Chief Executive, Highest Ranking Officer, si Director, sa Universal Founder Corps, si Advisor, Head ng Universal Advisory Council. Si Director General, Head ng Constitutional Commission, si Marshal General, Head ng Apex Machinery, si Chief Arbiter, Apex Tribunal, Marshal General, Apex Grievance. Kabawat isa, ikaw ang head na naka-assign dyan. Kanya-kanyang department yan. Pag gumana yan, kanya-kanyang department po ang hawak ng bawat isa sa atin dito sa Apex Council. Ganun po ang itsura niya. Wait. Yes. Ito na ako. Dagdag na doon sa Apex Advisory. So, ang head nito ay si, sino? Ha? Universal Advisor. So, meron siyang mga associate din. Tapos, yung mga incumbent at mga chartered Universal President. Kasi, sa bylaws ng BFG, may term of office yan, yung bawat triumvirate. Pag ikaw nag-graduate at naging charter ka na, ibig sabihin, graduate ka na. Kumbaga, ano ka na dyan, napatunayan mo na kaya mong dalhin ang posisyon mo. Yun ang sinatawag na charter ni BFGR. Okay? No, Founder Corps. Yung Founder Corps, ang highest officer dito, si Universal Director. Na under sa kanya, kinoconsider niya yung opinion ng mga ito. Kinukonsulta yan ng Universal Director. Kasi kung ano, as part of the executive branch and triumvirate, ito ang kinukonsider niya, anong sasabihin ni BFG, ni BFG, pag nag-implement kayo ito, anong sasabihin ni
UPM, 1976, 1980, ano yung mga budget group natin? Yung iba pa nakatala na sa Guardian, saan nung consider nila, pag in-implement natin ito, dala-dala yan ni Universal Director. Kasi si Universal Advisor naman, ang dala-dala niya, yung mga presidente, para magbigay sa kanya ng, oh, ganito ang gawin mo, para itong sabihin mo dun sa Universal President natin. Diba? Yun ang tandem na kinag-uusapan natin. Yun. Apex Assembly. Ito po ang itsura ng Apex Assembly, para at least alam ang lahat. The Apex Assembly, si Vice President for Legislature, siya ang presiding officer ng Kongreso. Para siyang ano, Speaker of the House. Si ano, si Vice President for Legislature. Kasama diyan yung ating mga pioneer. Yung ating mga BFG, UPM, yung mga mataas. Tapos yung ating mga pre-unit kasama diyan. Yun ang seating arrangement. Actually, yung gusto ni BFG. Pag nag-Apex Assembly, ganyan ang seating arrangement. Per confederation, meron kayong mga tinatawag na assemblyman. Pag tinawag ang assemblyman, parang ang si congressman. Na mag-propose kayo ngayon ng batas at boboto ka para dun sa batas. Yun ang voting power ng bawat isang member ng Guardians. Diba? Bawat federation, central confederation, may kanya-kanyang voting power yung mga yan. Based dun sa Apex Assembly na ginawa ni BFG Abraham. Tapos may secretariat ka. Ito yung secretariat mo. Nakasulat ng gawa, ng batas, treasurer, may sergeant at arms. Mayroon ka rin standing committees. So anong ipapasa natin na batas para sa good government? Batas para sa internal government and privileges. Batas para sa judiciary. Batas para sa steering. Ways and means. Ito ang magagawa, magdadraft ng batas, iahabag na niya through the floor leader. Si floor leader ang mag-represent niyan sa Apex Assembly at pag kinakailangan, ano yan, parliamentary procedure to, Robert's Law Parliament to, ang gagamitin. Robert's Rules of Order. Yan ang gagamitin. Kasi parliamentary procedure ang gagamitin dito, motion, objection, pag wala, divide the house. So itong bubuto lahat. Ganun lumawal ang batas. Okay? So, wala natin na. Apex Tribunal. So, ito yung composition ng Apex Tribunal. Impartial body to settle dispute and all internal problems and controversies. As resolve election queries and recheck executive and other officers of Guardians, review decision of any commission or committee. Tapos, composition. Universal Vice President as the highest officer, grievance machinery, ganun din ang itsura. Okay? Na-picture nila? Yun lang po. Tanong po, kung mayroon kayong katanungan. So who is the Apex Council? Kasi tinatawag pala natin, magbuo ng council. Kapag nagbuo ka ng council, separate ang information stated in the Constitution and Bylaws, hindi po pwede yan. Kasi magkakaroon na ngayon ng duplication, manuduplicate ngayon yung function na binigay sa bawat isa sa atin. Composition. Para at least alam po ng lahat, sige, may mong tanong mo lang. Sa namin ng position, sa namin tayo. Actually, sa namin, tama yan, sa namin ng position, kukulangin tayo dito. Kulang dito. Tayo-tayo pa lang. Bawat, ang ginawa ni BFG kasi para may role yung bawat isa, member of the triumvirate, dual faction tayo. Kung ikaw ang director sa inyong Central Confederation, meron ka pang ibang role. Pwede ka maging information general, maging general treasurer. Actually, nasa pressure ng body yan kung paano. Pero this time, meron na pong mga declaration na ginawa si BFG na nakasulat kung sino-sino mga officers ay tinilaga niya. Now, dahil may vacant, yun ang pag-usapan. Hindi, bago to. Ito yung promulgation. Kung gusto nyo ng copy, ang dito lang. Ito yung promulgation, June 2, 2021. Bago namatay si BFG, ito ang ginawa niyang structure para sa UGB. Installing
yung ating triumvirates, tapos paglagay ng mga triumvirates sa bawat central confederation at pag-install ng dalawa ay tatlo pang triumvirates, which is GGC, GSU, at saka GEF. Yun pong ginawa niya. Ito po yung dokumento na yan. Permado ni DFG yan. Para kung gusto niyo ng authenticity, andito yung original. Tingnan niyo dito sa Xerox. So nandito po lahat yan. Ang concern ngayon ay mayroong mga vacante position. Halimbawa, yung mga position natin, halimbawa, declared natin vacant yung may WG Rose kasi declared siya na suspended. So yung position niya as the president of the worldwide Guardians Worldwide Ranges. Guardians Worldwide Ranges ay vacant. At the same time, yung position niya as the information general is also vacant. Di ba? So, kailangan siyang palitan. Yung Marshal General, which is namatay na rin to, ay considered na rin vacant. Which is siya yung triumvirate, siya yung president ng Guardians Allied Forces. So, vacant na rin yan. Pa, marami pong vacant dito. So, kailangan po natin itong mapunuan. Si IG Meprat is the associate trainer. So, pwede rin magpalit doon. Si OJ Axel, siya po ay yung ating general treasurer. So, kailangan din ng treasurer. Wala siya hawak ng pera. Bago siya ma-suspend. Hindi natin pala. So ito po yung listahan ng lahat. Yung proposal ko na lang po, punuan po kulang, tapos i-retain, re-evaluate kung gusto pa magpatuloy yung existing. Ganun-ganun. Para hindi po natin totally mabago yung mga nilagay ni BFG. Important na tayo nandito. May pangalan na yan, mga kwa-kwa. Meron po. So, ayan po. So, ang mga kwa-kwa na dito, yung ba natin, basically, muna, yung mga matawag mo na ang suggestion ko po bakante yung mga triumvirates natin. So let's start with the triumvirates. Sino ang mga